So hello guys, ngayong video ay mag-question and answer tayo. Pero bago tayo magsimula ng question and answer, meron na akong nabiling double cage. Ayan, nakikita nyo na nakalagay ang ating back-to-back na opa, green opa. Tapos sa baba, ayan ay ang ating hand feed at yung parakeet. So wala pa silang poop tray yung nabilan ko. Bali, ipa-follow up daw nila yung poop tray. Ayan. Tapos sa... Diyan na natin sila ilalagay yung ating green opa. Ayan. Tapos yung poop tray pala nito, ayan yung galing sa ating DIY flight cage na nandito. So yung DIY flight cage natin, ayan, inalis ko muna para makuha ko yung poop tray. Para may magamit tayong poop tray dito sa dalawang cage na to. So bukas makukuha ko na yung isa pang cage, tapos yung tatlong poop tray. So ayun na. Tapos dito sa ating mga pair na nagmate, di ba? Naalala nyo ba yung mga video na pinost namin sa aming Facebook group? Etong dalawang pair na to ay buntis na sila. Nakikita ko na yung kanilang puwetan na nakaumbok na. Na nakikita ko na yung mga itlog sa kanilang puwetan. So, tignan natin yung kay Maha kung masisilip natin yung kanyang puwetan para makita natin yung bukol. Yan. So, hindi... Okay, mahirap tignan yung kay Maha dahil alam niya na sisilipin natin. Ayan. So, chill lang siya dyan. Hindi siya yung takot na kapag malapit na yung camera ko, hindi siya umaalis. So, napaka, ano nila, amo. Hindi yung tulad ng iba nating alaga na ito ay tignan nyo naman, nakatago agad. So, etong isa natin, yung green opa, yung green na yan ay... Ayan yung hen, buntis na rin yan. Nakita kong nakaumbok na yung kanyang puwetan. Kaya hihintayin natin to na maglabas ng itlog. Tapos ito at yung ating blue opa hen. Hindi ko pa nakikita na buntis siya, pero siguro next week makikita na natin. Tapos ito guys, kaninang tanghali, mga alas 10, alas 11 ata, nakita ko silang nagmate, kaso hindi ko na videohan kasi nag-aayos pa ako ng ano niyan, ibunan . Kaya hindi ko sila nakuha ng video, pero nung nagme-mate sila, hindi ako gumagalaw kasi isang galaw ko lang magkakala sila. So asahan na lang natin na yung kanilang mating ay naging successful kasi hindi ko alam kung kanina pa sila nagme-mate ng ganun, tapos natapos na lang bigla. So asahan na lang natin na yung mate nila ay successful. Tapos yung ating green split opa dito na pinagkakaguluhan, hindi ko alam kung bakit pa rin pinagkakaguluhan ang mga split opa, kung may ram pa ba o wala. So marami na nagre-react sa ating video, marami na rin nagko-comment about sa mga split opa, kaya i-share nyo lang yan, i-comment nyo lang kasi mababasa yan ng ating mga tropa. Okay, i-share nyo lang ang inyong experience sa inyong mga split opa. So ayun lang guys, tara na mag-question and answer na tayo after ng ating intro. Okay, unang tanong na agad tayo. Ang tanong niya kasi dito, kung pwede pa daw ba magbigay ng successor pellets kapag naglabas na ng isang itlog. So, ang successor pellets kasi ay part yan ng diet ng ating mga alagang African lovebirds, kahit may itlog na yan or wala pa. Kasi ang successor pellets kasi ay isang fertility booster na nakakatulong sa ating mga alagang buntis na maglalabas ng itlog. Kaya para sa akin, itutuloy ko pa rin ang pagbibigay ng successor pellets habang hindi pa tapos yung clutch ng aking breeder. Okay? So, okay lang na magbigay pa rin. Tapos, kapag may inakay na, ayun na, wag na kayo magbigay. O kaya kapag tapos na yung kanyang pangingitlog, wag na kayo magbigay ng successor pellets. Okay? So, bibigyan nyo na sila ng ibang diet tulad ng oat growth, ganun, sunflower, tapos konting bird seed na may
chick booster. So, next question naman tayo. Yung tanong niya dito, ano daw ang pinagkaiba ng proven at banded? So, madali lang to. Ang tatandaan niyo lang dito, ang banded ay mag-jowa na para kayong mag-jowa na hindi pa kayo nagkakaanak. So, mag-jowa lang ang banded. Tapos, ang proven naman ay yung naglabas na ng itlog at yung nakapagpalaki na ng inakay. So, ayun ang pinagkaiba ng banded at ng proven. Okay? Tandaan nyo yan dahil ayan ang pinaka-basic sa mundo ng pag-iibon. Okay? Banded at proven. Next question naman. Yung tanong niya dito ay nakakailang clutch daw ba ang mga breeder natin? So, hindi natin alam kung hanggang ilan ang kaya nilang clutch. Kasi para sa akin, sa paniniwala ko, hanggat namubuhay sila, pwede sila na mag-itlog. Pwede pa nga umabot yan ng 8 clutch hanggang 10 clutch. Depende yan sa kondisyon ng inyong mga alagang African lovebirds. Kaya mas okay kung aalagaan nyo sila ng mabuti para yung kanilang pagka-clutch ay tumatagal. Bali, marami pa silang naambag sa inyong ibunan. So, hindi natin alam kung ilan ang limit ng clutch ng mga African lovebirds. Next question naman. Yung tanong niya dito, bakit pa daw hindi napipisa yung itlog nila? Eh, nagme-mate na naman daw. So, hindi natin yan masisisi sa mga alaga nating African lovebirds kung hindi pa napipisa yung kanilang mga itlog. So, kung nakita nyo nag-mate ang inyong mga African lovebirds tapos meron pang mga itlog, pwede nyo yung ikanling, ilawan nyo yung itlog kung may similya ba o wala. Kung may similya, hayaan nyo lang yung mga itlog dahil tinutuloy pa rin nila na maglimlim sa mga itlog na meron sila. Tapos kung mag-mate man sila, baka gusto lang nilang maghabol ng itlog, okay? Pero kung medyo natatakot kayo kung anong mangyari sa itlog kasi nag-mate na naman sila, kung meron kayong foster na parents, pwede nyong ilagay yung itlog ng nag-mate nyong African lovebirds doon sa mga naglilimlim na foster parents, okay? So, kung meron lang kayong foster parents, ganun ang gawin nyo. Pero kung wala na kayong ibang spare na African lovebirds na may itlog, eh hayaan nyo na lang yung itlog doon sa ibon nyo. Kasi baka pag nag-itlog yan, eh baka magkaroon pa ng problema. So, hayaan nyo na lang muna yung itlog kung wala kayong foster parents. So, ayun lang ang ating video. Bali, mag-shoutout sa tayo. Okay, shoutout tayo. Shoutout kay Nognog TV, kay Joey Trinidad. Shoutout din kay Jan Russell Sapnu, kay Kim Poy, kay Herniniligla. Ang haba ng pangalan mo. So, yung anak mo na lang ang aking isa-shoutouts. Kay Simon Salinas. Shoutout kay Fritz Andre Arnisto, shoutout din kay Ayesha Valles, shoutout kay Health 10 Tips, kay Jerome John Rosco, shoutout din kay Darrell Dave Constantino, kay Free Flight Bird and Hanfeed, shoutout din kay Mon Patrick Tubana, kay Kian Andrew Rojas, kay Jan Mike Retardo, kay Angelino Raimundo, shoutout din kay Rin Patrick, kay Richmer Delphine, shoutout din kay Santos Jr. Virgilio A, shoutout din kay Kimuel Maranata, shoutout din kay Jonal Blanco, kay Wendell Bagsik, kay Boas Casono, shoutout din kay Ulpiano Colarina. So shoutout din kay John Henrix Feliciano Quizon, kay Marky Rondel, kay Matthew Severa, shoutout din kay Lay Cabrera, kay Florence Aquino, kay James Louis Chua, kay Jalon Samson. Shoutout din kay Chris Joseph Neri, kay Alvin Montelto. Shoutout din kay Wendell Crespo, kay Norman J. Victorino. Shoutout din kay Cyrus Jasper Corpus, kay Julius Villa, kay R.A. Delights, kay Pia Raro,
kay Kero Ganzon, kay Irene KP Seriano, kay John Eusebio, kay Roderick Trinidad, shoutout din kay Junkely Villanueva, kay Funtime Freddy, kay John Eusebio ulit, at sa kanyang anak na si Alia Mish Eusebio. So tama ba yung pagbibigas ko ng Alia Michi Eusebio ba? So shoutout sa iyo, Alia. Shoutout din kay Nat Migs Vlog. Shoutout din kay Fritz Andre Arnisto, kay Jess Love TV, and shoutout kay Jericho Love and Jericho Mini Avery TV. So kung gusto mo pa shoutouts, mag-comment lang kayo at i-shoutout namin kayo kada video namin. At kung may mga katanungan pa po kayo, sasagutin natin yan sa comment or sa aming video. So, kung kayo ay may pahabol pa sa mga split opa na nagkakaroon ng problema, i-comment nyo lang yan dito. Mababasa yan ng ating mga tropa kung ano ba talaga ang pagbabasihan kapag split opa. Basta ako, ang pagbabasihan ko lang ay ang kanilang parents. So, ayun lang guys ngayong video. Salamat sa mga sumusuporta. Happy 10,000 subscribers sa ating lahat. Hindi ko makakamit ang 10,000 subscribers kung hindi dahil sa inyo. So, salamat sa lahat guys. Salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.